Okay, continuation tayo ng tutorial natin. Ngayon, itong video na to is supplement to doon sa previous video tutorial na ginawa ko. No? I think part 7 yun. So, ngayon is part 8 na tayo. Ngayon, balikan ko lang yung... sorry. Balikan ko lang yung ating napag-usapan doon sa previous. Ano, no? So, ang pinaka-essence talaga. Kasi, di ba, tulad pa lang sinasabi ko is that kailangan mayroong interconnectivity yung mga devices natin sa network natin. So, let's say for example, it's si R1, R2, and then R3. Diba? So, kung ano man yung mga network na nandito, alam natin na may mga devices na nakadikit dyan. So, ang purpose is that all devices na within dun sa dito sa topology na to is dapat reachable. Okay. So, para maging reachable yan, sabi natin kailangan natin mag-configure ng routing. O, routing kasi by default, ang kaya lang abutin ng mga routers natin is that yung mga networks na directly connected sa kanilang interface. Okay. Yun lang yung kayang abutin ng mga routers natin. And yung mga networks na yun na directly connected, okay, sa mga routers natin is makikita yun dun sa routing table. Diba? Sa routing table. Okay. By default, ang pumapasok sa routing table natin is yung mga networks that are directly connected dun sa routers natin. Yung mga remote networks. No? Remote networks. Yung mga remote networks na hindi yan pumapasok by default no, dun sa mga routers natin, dun sa routing table ng ating mga routers. So para pumasok yan dun, diba, sabi natin, magkoconfigure tayo ng routing. Alam nyo natin yan eh, magkoconfigure tayo ng routing. So, yan yung process of informing the local routers about the remote networks and how to reach that remote networks. Yun eh. Yun yung pinaka-essence na eh. Yan ang tanong dun, kung magkoconfigure tayo ng routing, di ba sabi natin, magkoconfigure tayo ng routing via, no, yung unang natutunan natin is that nakoconfigure natin yung routing via static routes. No, static routes, meaning manual configuration yan. No, manual configuration, manual natin iti-type doon sa mga local routers natin yung mga remote networks para pumasok sa kanilang routing table. Kaya lang, di ba, habang pinag-uusapan natin yan, naiintindihan natin na kapag manual yung pasok or manual yung pag-entry natin ng routes doon sa routing table ng mga routers natin, makakapagod. Actually, hindi siya scalable in the long run. So, anong sabi natin? Dapat kailangan dynamic. No? Dynamic. Ibig sabihin ng dynamic, dapat automatic. No? Automatic. Automatic dapat na pumapasok sa routing table ng mga routers natin, yung mga remote networks na yun. Pero kasi yung pagiging dynamic or automatic, no, automatic configuration ng mga routes na yan, no, para pumasok sa kanilang routing table, diba, sabi natin, kailangan may sinusunod ng mga protocols yan. Diba? Hindi naman pwede kasi basta-basta na lang si R1, R2, R3, magkakaiba yung pamamaraan nila kung paano sila magpapopulate doon sa kanilang routing table ng mga remote networks. So, kailangan may sinusundan tayong protocols. Kaya nga, nauso or na naririnig natin yung mga salitang routing protocols. Okay, routing protocols. Protocols. Hirap magsalita tsaka magsulat ah. Routing protocols. No? Diba? Kaya napag-uusapan yung mga protocols na yan. Ano yung protocols na yan? Yung set of rules. Diba? Set of rules na susundan ng routers natin. And now, napag-usapan natin yan noong previous. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin is paano, no, paano ba sinasabi o dinidetermine ng mga routers natin na itong routes na to, halimbawa dito si Network X. Diba? Si R1. Halimbawa si R1 gusto niyang puntahan si Network X. Dalawa yung possibility, no, na pwede niyang gamitin. Pwede niyang gamitin yung routes mula kay R1 papunta kay R2, 'di ba? Para ma-reach niya si Networks X eh, kasi mula kay R1 papunta kay R2, makakarating siya kay R3, 'di ba? Tapos nandito na kay R3. Or pwede naman si R1 mula sa kanya direkta na. Bibigyan niya kay R3, tapos nandito na si Network X.
Diba? Yan yung dalawang possibility, no? Eh, pero ngayon ang tanong, ano ang gagamitin na reference ni R1 para sabihin niya, ah, hindi, ah, dito ko pa idadaan kay R2, or, ah, hindi, ah, dito ko ipadadaan kay R3 yung packet ko, no? Etong routes na to, mula kay R1 to R3 or R1 to R2, yung gagamitin niya. Ngayon, ang tanong, ano yung criteria na pwede niyang gamitin para masabi niya na etong routes na to ang ilalagay ko sa routing table ko. Okay. Yung mga routers natin, no? Yung mga routers natin, yung unang-unang kinukonsider nila dyan is yung administrative distance. Administrative distance. Okay? Administrative distance, or tawag nila dyan is AD in short. Itong AD na to, itong administrative distance na yan, ginagamit yan ng mga routers natin kapag ka nakakakuha sila ng routing information sa kanilang mga kapitbahay na routers using, no, using or gamit yung magkakaiba-ibang routing protocols. Okay, yan yung unang consideration kasi, di ba sabi natin, actually, di-discuss ko to sa mga susunod na topics natin, yung iba't ibang routing protocols natin, meron tayong RIP, meron tayong EIGRP, meron tayong OSPF, di ba? Meron tayong OSPF, meron tayong BGP, no, BGP, meron tayong static route, di ba? Static route config, di ba? Yan yung kapag ka ito, yung mga yan, ano pa ba, ISIS, kapag ka yan, pagka itong mga routing protocols ito, no, ang nagbibigay ng information kay R1, no, kay R1 about dun sa remote networks, tinitignan niya kaagad yung administrative distance. Kasi yung administrative distance, ibig sabihin niya, yan yung measure. Yan yung measure of path reliability. Yun lang naman yan eh. Path reliability. At by default, itong mga routing protocols na to, may kanya-kanya na siyang administrative distance. Okay, tandaan nyo ha, si RIP, ito ko lang nasulat, si RIP, ang administrative distance niya is 120. Si EIGRP, ang administrative distance niya is 90. Tapos si OSPF, ang administrative distance ni OSPF is 110. Tapos si, sino pa? Si static route. Yung static route natin, ang administrative distance ng static route is 1. Okay, and so on. Tapos meron tayong ano, connected. O, kasama dito yung connected. Ha? Ang administrative distance yan is 0. Ngayon, kapag ka ito, yung mga, itong mga binanggit ko na to, RIP, EIGRP, OSPF, static route, connected, BGP, no? Yan yung mga routing protocols na nagbibigay ng information kay R1, ang tinitignan niya administrative distance. At by the way, ang pinipili ng mga routers natin by default, yung pinaka lowest, yung lowest AD, yun yung ginagamit niya. Ibig sabihin, kung halimbawa dito si RIP, no, RIP, and then dito si EIGRP. Ibig sabihin, si R1, nakaka-receive siya ng routing information kay R3 via EIGRP, and then si R1 naman nakaka-receive siya ng routing information mula kay R2 via RIP, no? Kapag ka nag-decide siya, kaninong routes ang pipiliin ko, no? By default, sabi natin, lowest administrative distance yun ang ini-install niya sa routing table. So, pag titignan natin dito sa example, si RIP may AD na 120, si EIGRP may AD na 90. So, si R1, ang kukunin niya, lowest, of course, yung routes via R3 ang ilalagay niya sa routing table niya. Okay? So, ibig sabihin, kapag ka mag-forward siya ng packet papunta kay Network X, dito niya padadaanin via EIGRP routes. EIGRP learned routes. Okay? So, yun yung administrative distance. Yung number two na criteria na ginagamit ng mga routers natin is yung metric. Metric. Ano ba yung metric na yan? Yung metric, yan ay isang value, no? Value na ginagamit
na ginagamit or result ng calculation, or yan yung value na naging result ng calculation nila, no, ng calculation nila, calculation towards doon sa remote networks. So kasi yung mga routers natin nagko-compute yan. Ibig sabihin, kino-compute nila yung cost. Actually, yung tawag doon cost eh. Kino-compute nila yung cost. Kung dito ba ako dadaan kay R2, ilan ba o ano ba yung cost na mai-inquire ko para ma-reach ko si network X? Or kapag ka dito ba ako kay R3 dadaan, ano ba yung cost na mai-inquire ko para ma-reach ko si network X? At tandaan nyo, lowest cost, yan yung pinipili ng mga routers natin na i-install niya sa kanyang routing table. Okay? Yan yung i-install niya sa kanyang routing table. Ngayon, ang tanong, ano yung mga cost na yun? No, ano ba yung mga cost na yun? So, i-clear ko lang, ha? Wala. Ayan. Balikan ko lang. R1, so R2, then R3. Yan, nandito si X. Yan. Ngayon ang tanong, ano ba yung mga cost na yun? Nasa metric na tayo, number 2 metric, ha? Ngayon ang tanong, ano ba yung mga cost na yun? Actually, yung mga computation ng cost, meron siyang kinukonsider dyan as hop count, bandwidth, tapos delay. So, yan yung mga cost na ginagamit niya, reliability, load, MTU, cost. Ito yung mga metric na ginagamit niya para ma-compute niya yung cost. Para masabi niya, okay, mas efficient. Halimbawa dito sa, sa topology na to, ito nga si X. Parang sasabi ni R1, okay, after niya mag-compute ng metric, sasabi niya, okay, dito yung efficient way, ipapadala ko kay R2, no, para makarating kay network X. Or sasabi ni R1, okay, dito ako kay R3 kasi yung metric na kinumpute ko is mababa compared dito sa net cost na na-compute ko dito kay R2 kung dito ko ipapadaan. So pagka ganun, nakakuha siya ng lowest metric, ang i-install niya doon sa kanyang routing table is yung route na may pinaka mababang metric. Pero tandaan natin, ha, etong mga metric na to, yung hop count, bandwidth, delay, reliability, load, MTU, cost, yan ay depende sa kung anong type ng routing protocol ang ginagamit ng router natin. Okay? So etong mga to, i-discuss ko sa inyo, yung hop count, yung bandwidth, yung delay, yung reliability niyan, load, MTU, and cost niyan. I-discuss ko sa inyo. Pero ang gusto ko lang na maintindihan niyo na kapag ka si R1 mamimili ng routes na i-install niya sa kanyang routing table at magbe-base siya sa metric, no, sa metric, etong mga metric na to. Pag nag-compute siya yung lowest doon, halimbawa lowest hop count, lowest bandwidth, no, lowest delay, reliability, and MTU or so on, yun yung kanyang i-install sa kanyang routing table. Para yun yung maging basehan niya or gagamitin niya reference para kapag ka naka-receive siya or may packet siyang ipapadala, no? Sobre. Para pagka may packet siyang ipapadala, no? Doon, kay Network X, yun yung gagamitin niya. Okay? So, tandaan, ano? Yung routers natin, nagja-judge siya doon sa kung ano yung routes na i-install niya sa kanyang routing table based doon sa number 1, ano nga yun, administrative distance, and number 2 is based doon sa metric upon or after calculations. No, yung mga metric na yan, hop count, bandwidth, delay, reliability, load, MTU, cost, yan. I-discuss ko yan sa inyo. Ngayon, ano yung kahalagahan ng metric na yan? Ito, route path build, at reliability nito, no, yung metric. Yan kasi yung metric ini-insure, no. So sa administrative distance yung path reliability. Yung metric naman, yan naman ini-insure niya, no, na magiging efficient yung routing natin, no, by
allowing yung routers natin na makapagpili kung saan yung pinaka-optimal path para i-transmit niya yung data na meron siya. Na mamimili siya. Tatandaan nyo ha, uulitin ko, lowest cost, yun yung laging, lowest na metric, lowest cost of metric na makocompute niya, yun ang laging, lowest metric, yun yung kukunin niya at ilalagay niya sa kanyang routing table. So, dalawa yan ha, administrative distance, and then yung isa is that yung metric. Ngayon ang tanong, yung pagpipili ng routes na ilalagay natin sa routing table, no, yung pagpipili ng mga routes na ilalagay sa routing table ng mga routers natin, nakabase yan, no, nakabase yan doon sa kung anong uri ng algorithm ang ginagamit ng mga routers natin. So, ibalik ko lang yung binura kong topology. Ano ba yung algorithm? Ano ba yung ibig sabihin ng algorithm? Kanto kasi, no, sabi natin, kanina, itong si Network X, no, ikinukwento ni R2 kay R1 at ikinukwento din ni R3 kay R1 itong Network X na to. Diba? Ngayon, si R1, mamimili siya. Ano bang routes ang pipiliin niya? Yung routes ba na kinukwento ni R2 o yung routes ba na kinukwento ni R3 about kay Network X? Diba? Ngayon, ang sabi ko, depende sa kung anong type ng algorithm ang ginagamit ni R1, no, ang ginagamit ni R1 para maging reference niya sa pag-i-install, no, sa paglalagay niya sa kanyang routing table, 'di ba? Saan routes niya ba ipapadala yung packet niya at ilalagay niya dito sa kanyang routing table, i-install niyang routes sa kanyang routing table. Kasi tandaan niyo ha, lahat ng networks na nasa routing table ng local router natin or ng mga routers natin, yun lang yung kaya nilang puntahan. Okay. So, isa sa mga algorithm na tawag na ito, ginagamit ng ating mga routers pagka sila ay namimili, no, kung ano yung i-install nilang routes dun sa kanilang routing table, no, ang yung isa sa mga algorithm na ginagamit yung Bellman-Ford algorithm. At yung Bellman-Ford algorithm na yan, nagpo-poll yan doon sa distance vector routing protocol. Distance vector routing protocol. At yung distance vector routing protocol na yan, no, pag nagko-compute yan, ang ginagamit niyang metric is hop count. Ano yung hop count? Ayan, i-discuss ko yan, maya-maya lang. So, ano yung hop count na yan? No? At yung routing protocols na gumagamit ng distance vector, no, at ang ginagamit yung algorithm is yung Bellman-Ford algorithm, wherein yung metric na ginagamit hop count is yung RIP. Ngayon yung hop count na metric na ginagamit ni RIP, yan yung sabi natin hop count, ibig sabihin yung talon. So pag dito kay R1, let's say for example, nag-configure tayo dito ng RIP routing protocol, tapos dito naman RIP routing protocol, 'di ba? Ang gagamitin niyang metric para mapili niya kung alin ba sa dalawang routes na 'to ang kukunin niya at ilalagay sa routing table, magbe-base siya sa hop count. At yung hop count na sinasabi natin is ganito, yung talon. So from R1 to R2, one hop count 'yan. From R2 to R3, two hop counts 'yan. So, ibig sabihin, kung si R1 magpapadala ng packet at ang pipiliin niya na i-install sa kanyang routing table is yung route via R2, dalawang hop count yan. Dalawang hop count. Pero kapag ka, i-consider niya yung routes, learned routes na RIP din, na ibinibigay sa kanya R3 about Network X,
pagka ini-evaluate niyo yan, one hop count lang yan. So from R1 papunta kay R3, nasa network X na siya. So kung this distance vector routing protocol, no, si RIP, at ang ginagamit niyang hop count ang as a metric para masabi niya na yun ang ilalagay ko sa aking routing table, yung routes na ibinibigay sa kanya ni R3 ang ilalagay niya sa kanyang routing table. So network X, so para makarating ako kay X, padadaan ko sa R3. Ganun 'yon yung distance vector routing protocol o DB, no? So ang algorithm na ginagamit diyan is yung Bill-Mulford, and then yung metric, no, na ginagamit for computations para masabi natin kung ano yung routes na ilalagay niya sa kung ano yung routes na ilalagay ng isang router sa kanyang routing table is yung hop count, no. Iba naman siya doon sa pangalawang type natin na link state. Yung link state, no, link state routing protocol naman, iba yan. Ang ginagamit naman niyang metric dito is cost. Ginagamit niyang metric yan is cost, no? At ang gumagamit ng link state, ang routing protocol na gumagamit ng link state routing protocol is yung OSPF. Tandaan niyo yan, OSPF. At yung algorithm, no, yung algorithm na tawag nito ginagamit ng mga link state router natin is yung tawag nito Dijkstra's SPF algorithm. Gato na lang. Ma-pronounce, pero ganito yan. Yung spelling niya is yan. Dijkstra's SPF algorithm, RITHM. So si Bill-Mulford, yung distance vector routing protocol, nakadepende siya dun sa hop count na metric, ano. Si link state routing protocol, nakadepende siya sa cost as metric, tapos yung SPF, yung algorithm niya, Dijkstra's algorithm. So paano yan, paano ginagawa diyan? Dito sa link state, ang ginagawa ni R1 para makapag-decide siya kung ano yung gagamitin niyang route. Dito na tayo. Hindi ko mabura eh. Router 2, tapos R3. So, kapag ka link state ang ginagamit, no, or especially OSPF, ang ginagawa ni R1 kapag ka ito ay OSPF, PF, tapos ito naman ay OSPF, ang ginagawa dyan ni R1 is kinukuha niya, no, yung buong kompletong maps ng networks natin. No, kaibaan dito kay R1. Si R1 wala siyang idea kung ano yung buong picture ng ano eh, ng topology natin eh. Basta sinasabi lang ni R2 na para makapunta ka kay network X, sa akin padaan dalawang hop counts 'yan. Si R2 naman sasabihin kay R1, para makapunta ka kay network X, sa akin padaan isang hop count lang 'yan. Kaya lang ito kay yun sa ano, sa distance vector. Pero link state naman 'yan. Si R1 inaalam niya yung buong topology, no, yung buong itsura ng networks, no, yung buong itsura ng networks. Tapos nagko-compute siya doon ng cost. Sabihin, halimbawa, sabihin natin itong link na to is ano, 128 kbps, no, yung speed ng link. Tapos ito naman, sabihin natin 1.5 mbps. Tapos ito naman is sabihin natin 128 kbps din to. Kbps. Oh, itong link na to, R1 to R2, 128 kbps, R2 to R3, 128 kbps, tapos marireach natin yung network X. Ngayon, kapag ka dito naman tayo dadang kay R3, 1.5 mbps naman. No, sabi natin, kapag ka nagko-compute, no, magko-compute ng metric itong router 1 na to, gamit yung cost, yung lowest cost, yun yung ginagamit na magiging basihan ni R1, no. So 1.5 mbps, may formula yan.
Pero usually, ang 1.5 Mbps, yan yung may pinaka-lowest cost niyan. Kasi yung formula niyan is, 100 over reference bandwidth over, ito yung reference bandwidth is yung 100, tapos point-to-point cost, P2P cost, point-to-point bandwidth. So parang 100 divide 1.5. Yeah, ganyan yan. Yung sagot dyan, no? 100 divide 1.5. Yung sagot dyan, di ba? Tapos yung 100 divided by, ilan ba to? 128 Mbps. Pag 128 kasi, 0. Kukonvert mo yung kbps sa Mbps. So parang 0.128. Yan, ganyan yan. Or, pag nag-total yan, mga nasa 700? 781? Basta yun. So, ibig sabihin, kapag ka 100 divided by 1.5, di ba? Or sabihin na lang natin, tika lang. Sabihin natin 5 Mbps na lang yan. Yan. 100 divided 5. 100 divided 5, di ba 20? So, lowest yung cost dito sa link ng R1 to R3 compared dito sa sa 100 28 Mbps, so para magiging 700 something 'yan na cost, 'di ba? So yung 700 over 20, syempre pipiliin mo yung 20 lang. Kaya yung link o yung routes between R1 to R3 para ma-reach mo yung network X, yun yung i-install ni R1 sa kanyang routing table. Okay? Yan yung link state routing protocol. No? At yung usapan na yan, magdi-deep dive pa tayo dyan sa mga sa mga susunod. Lalo-lalo na kapag pinag-uusapan na natin tong USPF. So, relax lang. Medyo entry discussions lang yan. Ngayon, yung tawag nito. Ngayon, yung next naman na routing protocol based on algorithm, no, based on algorithm. So yung una, 'di ba, sabi ko is distance vector, yung pangalawa is yung link state. Tapos yung pangatlo naman is yung tinatawag natin na hybrid. No, yung tinatawag naman natin na hybrid. Yung hybrid, pag sinabi natin hybrid, ano kasi yan eh? Combination ng distance vector. So, yung distance vector routing protocol plus yung link state. Yan yung kinalabasang hybrid routing protocol. At yung hybrid routing protocol, no, ang ginagamit dyan is yung dual. Yung algorithm na ginagamit dyan is dual or yung diffuse update algorithm. Medyo mahaba itong pinag-uusapan natin. Tingin ko hanggang dito lang yan eh. Sa mga susunod na topic natin, medyo maiksi-iksi na yan. So, yung hybrid routing protocol na yan is yung pinagsama yung distance vector, yung magandang characteristic, yung mga magandang characteristic ng distance vector and then yung magandang characteristic ng link state, pinaghalo niya. So, hybrid. At yung routing protocol na gumagamit ng hybrid routing ng hybrid, no, is yung EIGRP, which is Cisco proprietary. Meron ngayon, alam ko, open source na rin siya. So, ano yung mga metric na ginagamit dyan? So, yung bandwidth, delay, reliability, loading, MTU, no. Yan yung pangatlo na routing protocol based doon sa algorithm na ginagamit nila, no. So ulitin ko lang yung distance vector natin, Billman-Porde yun, ano, Billman-Porde. Tapos yung OSP, yung link state natin is yung Dijkstra's algorithm, no, SPF algorithm, no, ganyan yun eh, alam ko ganyan ang spelling yun eh, SPF algorithm. At yung number 3, yan yung dual o yung diffuse update algorithm. So at least may mga idea na kayo, no. So sa distance vector nandito si RIP, ba? Sa Dijkstra's nandito si USPF. At doon sa dual nandito si EIGRP.
So, yun lang. Yun lang yung dito na mag-end yung topic of discussion natin. Kasi sa susunod, isa-isa na natin yan. No? So, yung next na magiging tutorial ko is all about trip. Then, after nyan, EIGRP. And then, after nyan, OSPF. Yung OSPF kasi pinanghuli ko kasi medyo ano to eh. Tawag na ito. Complex. Complex to eh. Marami kang dapat alamin dito sa OSPF. Rather dito kay ano RIP compared kay RIP tsaka kay EIGRP. Marami ring concept pero ito tingin ko mas kailangan mag-focus dito eh. So, yun. Okay. So, hanggang dito na lang yung tutorial natin. So, sa next, RIP tayo. Okay. So, tulad ng paalala kapag kayo ay may natutunan, inaintindihan, so, wag na wag nyo kakalimutan mag-subscribe at mag-share, mag-like, mag-share ng video na to. Okay? So, okay. Thank you.